Bertod ng medalyon ng pusang gubat. Isang ordinaryong pulis si SPO 1 Pipito Ventura, isang taong may prinsipyo, matapat at dedikado sa tungkulin. Bilang pulis ay magaling ito sa martial arts at man-to-man combat. Mahusay din sa self-defense at baril. Marunong din ito sa arnis sa taekwondo. Ngunit isang bagay lamang ang problema sa mabait na pulis. Mapamahiin ito at naniniwala sa mga kwentong asuwang at katatakutan. Ito ang dahilan kung bakit kahit mahigit 10 taon na ito sa serbisyo, ay mabagal ang promotion nito. Takot kasi itong madistino sa mga liblib na lugar. Sa loob ng mahabang panahon sa serbisyo ay nagawa nito ng paraan na wag madistino sa malayo at urban area. Ngunit ngayon ay hindi nito nakalusot pa. Sa isang nayon sa Mindanao na pugad ng mga mandirigmang Tausog at Maranao, napadpad ito kasama ang asawa at ang nag-iisang anak na si Pepeng. Hindi naman magulo gaano sa nasabing lugar ng bago nitong destino, subalit kailangan pa rin ang presensya ng mga pulis at sundalo. Nakakaranas kasi ng mga pangharas sa mga tribo rito, mula sa mga abusadong mga mayayamang nais makamkamang lupain na mga tahimik na mamamayan. Wala namang problema ito sa kanya kahit mga rebelde pa ang nakakasagupa, basta wag lamang mga aswang. May trauma ito sa aswang dahil nakita na nito ang ganitong nilalang noong ito'y nasa 7 taong gulang pa lamang. Sa isang liblib na baryo noon nakatira si Pipito kasama ang kanyang lolo Damian. Maaga kasi itong naulila sa mga magulang. Mahusay na albularyo ang kanyang lolo Damian noong nabubuhay pa ito. Marami itong mga taong napagaling sa mga sakit na gawa ng mga engkanto, duwende, maligno, mangkukulam at kahit aswang. Kaya't hindi katakataka na may mga nagiging kaaway itong mga ganitong uri ng nilalang. Hindi maiiwasan na minagtanim ng galit sa kanyang lolo at magiganti. Hinding-hindi niya malilimutan ng lahat kung paano namatay ang kanyang lolo. Isang hapon, pagkatapos magsiga ng mga tuyong dahon ng kanyang lolo Damian, ay naidlip ito sa duya nila sa ilalim ng punong mangga. Siya naman ay naglalaro ng kanyang holen malapit lamang dito. Napansin niyang kumonti na ang ningas ng sinusunog nitong dahon, kaya itinigil muna niya ang paglalaro at humablot ng mga tuyong dahon ng saging upang ilagay sa siga para mamuli itong mabuhay. Inihagis na rin niya ang kanyang lumang gumang tsinela sa apoy. Sa isip niya noon ay para mamatay ang mga langgam at kulisap na namamahay sa sanga ng puno ng kanilang mangga. Ngunit isang lalaki ang dumaan malapit sa kanilang bakuran habang umaalimbukay ang usok ng sinusunog niyang goma ng tsinelas at tuyong dahon ng saging. Saglit itong tumigil sa tapat nila at matiim siyang tinitignan. Matapos tapunan ng matalimding tingin ang natutulog niyang lolo sa duyan, ay dumura ito sa lupa bago umalis. Nang makaalis ito'y nagising naman sa mabawang amoy ng goma ang kanyang lolo. Sinabi nito sa kanya na patayin ang apoy dahil delikado umano ito. Ang amoy pala kasi ng nasusunog na goma at tuyong dahon ng saging ay mensahe para sa isang aswang. Isa raw itong paraan ng paghahamon dito at sa buo nitong angkan para sa isang labanan. Kinagabihan nga nun ay nasindak siya ng lusubi ng mga aswang ang kanilang bahay. Marami ang mga ito kaya malubang nasugatan ng kanyang lolo. Ngunit nagawa pa rin itong protektahan siya sa mga orasyon para hindi siya magalo ng mga aswang bago ito nalagutan ng hininga. Simula noon ay nagkaroon na siya ng matinding takot sa mga aswang. Kahit na nasa puder na siya ng kanyang tiyahin noon sa Maynila, ay hindi pa rin maalis ang takot niya sa kanya. Maging ang takot sa mga liblib na lugar tulad ng baryo nila noon na kanyang lolo. Subalit dahil sa tawag ng tungkulin ngayon, hindi na siya nakatutol pa nang mailipat siya ng mga destino. Kailangan niyang iwaksi ang takot alang-alang sa kinabukasan ng kanyang pamilya, lalo na ng kaisa-isang anak niyang si Piping.
Naging maayos naman silang mag-anak doon nang dumating sila. Naging mabuti ang pagtanggap ng katutubo sa kanila sa kabila ng kanilang pagiging Kristiyano. Karamihan kasi sa mga ito'y mga Muslim. Naging kapalagayan ng loob ni Pipito si Baba Sheikh, isang matandang Muslim na tawsog. Si Murad Aheb o si Sheikh ay pinuno ng isang klan o angkan sa tribong tawsog. Ayon sa mga kaanak nito, ang matanda o mano ay may taglay na talisman na galing sa mga engkanto at espiritu ng pusang gubat. Kaya kahit ito'y mahigit ng 100 taon ay maliksi pa rin ito. Ayon pa sa mga katribo nito, minsan na rin umano itong naging sikat na mandirigma sa kanilang tribo. Dahil sa pagkakapas lang nito sa isang haring aswang na lumigalik sa kanilang nayon noon. Dahil sa mga magagandang kwento tungkol sa kakayahan ng matandang siyek, ay tila nawala ng bahagya ang takot ni Pipito sa mga kakaibang nilalang. Naging interesado siya kung paano makakuha ng talisman tulad ng taglay ng matandang antingero. Lalo na yung talisman umutyang panlaban sa mga aswang. Marami rin daw uri ng talisman. Ang pinakamalakas ay ang talisman mula sa mga espiritu ng gubat at elemento ng kalikasan. Dahil ang mga ito ay hindi na nangangailangan ng pagkain o pakainin ng dasal. Ngunit ayon sa matanda ay mapanganib ang pagkuha nito. Dapat ay maging malakas ang loob ng taong magnanais makamtan ito. Kailangan umanong dumaon muna sa 2 pagsubok ang isang kukuha niyon. Sakaling din ito kayanin ay maaari nitong ipasa sa isang kadugo upang ito ay magtuloy ng pagsubok at makuha ang talisman. Dahil din sa mga usap-usapang mayroon pa rin mga aswang na paminsan-minsan gumagala sa nayon ng mga tawsog, ay naging desidido si Pipito na magkaroon din ng mutya o talisman. Sa isip niya, hindi niya hayaang muling maging biktima ng mga ito ang kanyang pamilya, kung kaya't kinalimutan niya ang takot. Sa tulong ng mga orasyon ay tinuro ng kanyang kaibigang si Murad Ahmed ay sinubukan nga ni Pipito ang ritual ng pagkuha ng talisman ng pusang gubat. Sakbibi man ng takot ay nagpunta siyang mag-isa sa loob ng masukal na kakahuyan kung saan umanon naroon ang portal ng mga elemento at espiritu ng kalikasan. Parang tinatambol ang kanyang dibdib sa sobrang kabat nerbiyos. Nahihiling niyang sana ay wag muna siyang makakita ng aswang habang wala pa sa kanyang inaasam na talisman. Nang marating niyang tinatawag ng mga tawsog na punong buhay, ay agad siyang nagsindi ng sahing. Ang sahing o sahing ay pinatigas na dagta ng punong kahoy. Maliyab itong parang kandila kapag ito'y sinisindihan. Karaniwan ay mula ito sa puno ng pili. Ginagamit itong ilaw at pamparingas ng mga katutubo. Pagkatapos masindihan ng sahing, ay naglakad siya ng 7 beses paikot sa malaking puno habang inuusal ang mga orasyon at dasal na itinuro ni Murad Ahmed para pantawag sa mga elementong naroon. Pagkatapos ay umupo siya sa gawing silangan ng puno. Kailangan ay nasa 10 metro ang layo niya mula sa puno. Kinuha niya ang pilak na punyal na bikin ni Murad Ahmed at nilagyan ng 7 hiwa ang kanyang palad. Patuloy niyang inuusal ang mga dasal na kanyang isinaulo habang pinapatak ang kanyang dugo sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad pa kanluran hanggang maikot ng patak ng dugo ang buong paligid ng puno. Naghintay siya ng 1 sandali. Maya-maya ay naramdaman niyang lumakas ang ihip ng hangin. Napapikit si Pipito sa nerbiyos. Ngunit naroon na siya. Wala nang urungan nito, kundi papatayin siya ng mga elemento sa pagiging pangahas niyang gambalain ang mga ito. Kaya pilit niyang tinatagan ng kanyang loob. Ngunit walang ano-ano yung manigang lupa. Inisip niyang isa lamang itong ordinaryong lindol at lilipas din ito. Kaya't saglit na namayapa ang kanyang kalooban. Maya-maya nalaki ang mga mata niya nang makitang unti-unting gumagalaw ang mga sanga ng punong kahoy o yung malaking puno sa harapan niya. Tila ito'y nagkaroon ng sariling buhay. Humaba ang mga sanga nito at gumapang na tila ahas. Pinilupitan siya nito sa buong katawan.
Tumitig ka lang sa mabubuong mukha ng puno at usali ng dasal. Huwag kang kikilos at manlalaban. Naalala niyang bilin ng matandang si Murad Ahmed. Wala ngang kakilos-kilos si Pepito habang bitbit siya ng puno. Mayami ay nagwika ito. Nais mo ng talisman? Mabalasik na tanong ng puno na nahihintakutan ng lalaki. Tumango lamang si Pepito. Natatakot siyang ibuka ang bibig para sumagot dahil baka pasukin ng sanga ang kanyang bibig. Ibinaba siya nito nang makitang tumango siya. Kung ganon, dadaan ka sa pagsubok ng talino ng puso't isip at tapang ng loob. Anito sa kanya, muling napatango si Pepito. Kung sakaling hindi mo kayanin ay ipapasa mo ang sisidlan ng talisman at itutuloy ng iyong kadugo sapagkat hindi maaaring matigil ang pagsubok dahil magkakaroon ng lamat ang portal. Dugtong pa nito. Nanginginig na ang hininga niya sa takot at sindak na muli siyang tumango. Ipinigay ng elemento ng gubat ang sisidlan, isa iyong medalyon na may ukit ng larawan ng maliit na phoenix at pusang itim. Sinlaki lamang ito ng piso. Kunin mo ito at bukas ng gabi magsisimula ng pagsubok mo. Anang puno. Kinabukasan ng gabi, habang pauwi si Pepito galing sa kanyang duty, ay nakasalubong niya ang isang lalaki. Sa tingin niya hindi ito taga ron dahil kilala na niya halos lahat ng tao sa lugar na yon. Kakaunti lang naman kasi ang mga residente sa sityo ni Murad Ahmed o ang matandang si Sheikh. Sa malayo tila normal lamang ang lalaki sa kanyang paningin. Ngunit nang magkatapat sila'y nasindak si Pepito, halos bumula ang bibig nito nang makitang isang nakakatakot na halimaw ang kanyang nakasalubong. Mayroon itong mahahabang pangil at malaking bibig. Ang mga mata'y kulay itim lahat. Sindak na sindak si Pepito nang tila ngumisi pa ito sa kanya na tila ba nais siyang sakmalin. Sa labis na hilakbot ay kumari pa siya ng takbo pa uwi sa kanilang bahay. Subalit ganoon na lamang ang pangangatog ng kanyang panga sa takot nang makita sa bukana ng kanilang bakura ng aswang na naghihintay sa kanya. Mabaliw-baliw siyang nagsisigaw at nagtatakbo sa di man lamang direksyon, ngunit lalong dumarami ang nakikita niyang halimaw. Nagtataka naman ang mga nakakakita sa kanya, lalo ang ilan na nakasalubong niyang katutubo na ginapin na rin ang uwi galing sa pangangaso. Hindi ng mga ito alam kung bakit nagkakaganoon ng mabait na pulis at parang takot na takot ito. Samantalang si Pepito'y hindi malaman kung saan susuling sa labis na sindak. Hanggang lakas loob siyang muling umuwi sa kanilang bahay. Nakahinga siya ng malubag nang walang halimaw siyang makita sa labas. Nagmadali siyang pumasok at agad na isinira ang kanilang pinto. Itinali pa niya ng mahigpit ang trangka nito upang hindi sila mapasok na nakahihindik ng mga halimaw. Ngunit tumayo ang lahat ng buhok niya sa ulo sa pagkahindik nang sa paglingon niya ay may dalawang aswang na naghihintay sa kanya sa loob ng kanilang bahay. Hindi na kinaya pa ni Pepito ang labis na sindak. May pobya siya sa aswang at ito ang labis niyang kinatatakutan. Unti-unting nanikip ang kanyang dibdib at nangapos siya ng kanyang hininga dahil sa sobrang takot niya. Ngunit linapitan pa siya ng dalawang aswang na ngayon ay unti-unting nagpapalit ng anyo. Ang kanyang mag-ina pala, hindi kinaya ni Pepito ang pagsubok ng mga espiritu ng gubat sa kanyang tibay ng loob. Napagtantuman nito iyon, ngunit huli na, nauupos na ang hininga nito. Iniabot nito sa anak na si Piping ang medalyon na inilagay niya sa kanyang kwintas na pilak. Ituloy mo, anak! Huli nitong nasambit bago tuluyang binawian ng buhay. Umiiyak namang tinanggap ni Piping ang medalyon. Alam niyang pinagbuwisan ng buhay ng kanyang ama ang bagay na yon, kaya't hindi niya ito bibiguin. Sa murang edad na 13, ay mas matatag at mas malakas ang loob ng binatilyo kaysa sa kanyang ama. Sa payo ng kaibigang Muslim ng itay, ay lakas loob niyang pinasok ang gubat kung saan nakuha ng kanyang ama ang medalyon.
Determinado siyang ituloy ang nabigong pangarap ng kanyang ama ang magkaroon ng mutya na panlaban sa mga aswang at iba pang masasamang nilalang. Nakahanda siyang ituloy ang pagsubok na para sa kanyang ama, ngunit sa bungad pa lamang ng gubat ay hinarang na siya ng iba't ibang nakakatakot na nilalang. Parang nais maglaho ng inipon niyang tapang at lakas ng loob, subalit muling umalingaw-ngaw sa isip niyang pakiusap ng kanyang ama bago ito namatay. Hinamik niya ang sarili't pilit na nagpakatatag. Napansin niyang hindi naman siya sinasaktan ng mga nakakatakot na nilalang, kaya kahit nasisindak ay nagpatuloy siya sa paglalakad papasok sa kaloob-looban ng kakahuyan. Ngunit napunan niyang tila walang katapusan ng kanyang nilalakad. Nagtataka siya kung bakit tila napakalayo yata nito at hindi pa rin siya nakakarating gayong kanina pa siyang naglalakad papalapit sa natatanaw na puno. Umupo muna siya at saglit na nag-isip. Tuwing tatanawin niya ang puno ay kilapit pa nito. Tansya niya'y nasa 30 hakbang na lamang ito. Ngunit tuwing humahakbang siya papalapit ay lumalayo ito. Kaya hinawakan niya ng maigpit ang medalyong palawit na suot niyang kwintas at naglakad ng patalikod. Binilang niya ang kanyang hakbang hanggang sa 30 at saka siya tumigil. Pagkatapos ay humarap siya. Nagulat pa siya nang makitang naroon na siya mismo sa harap ng punong kahoy. Kasabay nito'y nawala na rin ang mga nakakatakot na nilalang na sumusunod sa kanya. Nag-iisa na lamang siyang nakatayo doon nang biglang lumindol. Sa lakas ng pag-ugay, unti-unting nagbibitak ang lupa. Nahulog siya ng tuluyang nabiyak ang bahagi ng lupang kinatatayuan niya. Kasabay niyang nahulog ang isang maliit na usang nakita niyang nagtatakbo nang umaga ang paligid. Sumabit ang leg nito sa bagig na kinakapitan niya. Awang-awa siya sa kawag ng kawag na usa. Nasasakal kasi ito ng bagig dahil sa pagkakakawag nito. Pinilit niyang abutin ito ngunit lalo lamang itong nasakal sa kanyang paggalaw. Kaya bumitaw siya sa kinakapitang bagig at sa isang nakausling ugat na lamang kumapit. Nakita niyang nakaluwag sa leg ng usa ang kanyang ginawa. Ngunit siya naman ang nahihirapan. Nangangawit na siya sa pagkapit. Sinubukan niyang iangat ang sarili. Nakaya niya ng kaunti na maitaas ang kanyang paa sa pangpang na nabiyak na lupa. Hirap na hirap siya ngunit kailangan niyang makarating sa taas dahil kung hindi tuluyan siya kakainin ng lupa. Subalit napasigaw si Peping nang tumulas sa kanyang paa at nakabitiw siya sa kinakapitan. Sanhi ito ng pagkahulog niya. Napapikit na lamang siya tinintay na bumagsak ang kanyang katawan sa kung anumang naghihintay sa kanya doon sa ilalim. Ngunit naramdaman niyang tila may kung anong sumalo sa kanya. Dinala siya nito sa ibabaw. Nang imulit niyang mga mata ay tumambad sa kanyang isang magandang babae. Ito marahil lang sumalo sa kanya. Napalitan ng pagkikilala sang takot niya nang makitang biglang nawala ang bitak ng lupa at nagbalik sa dati na parang walang nangyari. Mabuti ang iyong puso. Nakuha mong isipin pa rin ang kapakanan ng iba sa gitna ng panganib. Anang babae, pumasa ka sa unang pagsubok na para sanay sa iyong ama. Dangan nga lamang at hindi niya kinaya. Mabuti rin sana ang kalooban ng iyong ama. Nangihinayang na wika pa nito. Napaluha siya nang banggitin nito ang kanyang ama. Ngayon niya lamang nadama ang tunay na lungkot sa katotohanan ng wala na ito. Wala na at hindi na babalik pa. Alam niyang ipinagmalaki siya nito, ngunit wala na ito upang yakapin siya at batiin sa kanyang tagumpay. Tuluyan na siyang napaiyak. Hinayaan muna siya ng babae na magdalamhati ng ilang saglit. Huwag kang mag-alala, bata. Tataglayin mo. Kahit saan ka man maparoon, ang pagmamahal ng iyong ama. Wika ng babae sa kanya. Nang maramdaman marahil nito na lumuwag na ang kanyang dibdib, ay ipinagkaloob na nito sa kanyang mutya ng pusang gubat na hinangad ng kanyang ama. Sinabi rin ng babae ang lahat ng kakayahan at kapangyarihang maaaring taglayin ng tagapangalaga ng mutyang iyon. Magkakaroon umano siya ng kakayahang manggamot, makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao
at magkakaroon din siya ng kakaibang bilis at mahabang buhay. Maaari rin umano siyang makapagpalit ng anyo kung kinakailangan bilang isang pusang gubat. Ingatan mo yan at gamitin sa mabuti. Narinig pa niyang wika nito bago siya binalot ng nakakasilaw na liwanag. Umasok ang liwanag niyo sa loob ng medalyon. Matapos nitong sabihin ng lahat ay naiiyak na lumabas siya ng gubat. Taglay ang tagumpay na alay niya para sa kanyang ama na nagangad ng mutyang hindi man lamang para sa sarili kundi para sa ikabubuti ng paglilingkod nito sa bayan. Alam kasi ng kanyang ama na hindi lamang mga terorista o masasamang tao ang maaaring manligalig sa kapayapaan ng isang lugar. Dahil may mga kakaibang nilalang din tulad ng mga aswang na naglipa na sa mundong inaakala ng tao na kanilang teritoryo. Hinihintay muna nila na matapos ang mabangluksa ng kanyang ama at ang kanyang pagtatapos ng high school. Sa Maynila na rin siya papasok ng kuleyo, sabi ng kanyang ina. Ngunit ilang linggo bago siya umalis ay namatay si Babang Sheikh na kaibigan nilang mga Muslim na tawsog, yung matandang nagturo sa kanyang ama. Bago umano'y tumalagutan ng hininga ay nagwikang nakalaya na raw ito sa bisa ng talisman. Matagal na nitong nais mamahinga, nakakainip umano ang mahabang buhay. Ngayon na may bagong tagapangalaga na raw ng mutya ng pusang gubat sa mundo ng mga tao ay makapagpapahinga na umano ito. Nakiramay sa pagluluksa ang buong tribo ang mga kaibigan nitong Maranao at Tabuli. May ilan ding mga samal na nakiramay. Namatay ang matanda ng gabi kaya't kinabukasan, bago muling lumubog ang araw, ay dapat na itong mailibing ayon sa nakaugulian ng mga Muslim. Matapos ang ritual ng paglilinis sa patay, ay minaramdam ang presensya ng kakaibang nilalang si Piping sa gitna ng mga nakikiramay. Isang aswal na balbal na dumalo sa ritual. Marahil ay hindi nito inaasa na may makakakilala rito, kaya hindi ito gumamit ng tagabulag. May alam na si Piping sa mga uri ng aswang. Hindi nakikita ng pangkaraniwang tao ang mga aswang, lalo't nasa anyo itong tao. Ngunit nakikita ito ng antingero at mga taong may tiglay na mutya. Hindi sila makakapagtago sa mga antingero, maliban na lamang kung gagamit ang mga ito ng orasyon ng tigabulag. Batid din ang binatilyo na balak nitong kunin ng patay pagkatapos ng libing. Ayon kasi sa yumaong si Sheikh na si Murad Ahmed ay nakapagbibigay sa mga aswang ng karagdagang lakas ang pagkain sa puso ng isang dating may hawak ng talisman. Gigil na nilapitan nito ng binatilyo at saka tinapik. Lumayas ka rito kung gusto mo pang mabuhay. Bulong ni Piping sa lalaki. Naintakutang napatingin sa kanya ang aswang at sa suot nitong medalyon, saka nagmamadali itong umalis na sa pook na yon. Ilang buwan pa'y nagtapos din sa wakas si Piping ng high school at nakatanggap ng pinakamataas na karangalan. Matutupad na rin ang isa pang pangarap nila ng kanyang tatay. Gusto ng kanyang ama na maging isa siyang mamamahayag, isang reporter na tagapaghatid ng totoong kaganapan at hindi magtatakip sa katotohanan. Huwag kang tutulad sa iba anak na nabubusalan ng salapi at napipiringan ng kwarta ang mga mata. Huwag kang papadala sa suhol at kalansing ng pera para pagtakpan ng totoo. Tila naririnig pa niyang tinig ng kanyang ama sa kanyang isipan. Matapos ang kanyang makabagbag damdaming talumpati, ay napapaiyak na nahawakan niya ang medalyang nakasabit sa kanyang leeg kasama ang kwintas ng kanyang medalyon. Tay, para sa inyo ito ni nanay, para sa pangarap natin. Umiiyak na bulong niya sa sarili. Batid niyang sadako paraon ay naroon ang kanyang ama, nakangiti at ipinagmamalaki siya. Pagkatapos ng kanyang graduation ay lumuwas agad ito ng Maynila at naghanap ng trabaho. Totally allowance na lamang ang poproblemahin niya at pambayad sa boarding house dahil sa ginawa siyang eskolar ng PNP. Ito ang sumasagot sa kanyang tuition fee. Bukod pa sa buwang-buwang pensyon ng kanyang ina bilang benepisyari ng yumao niyang ama,
Pinabuti ng kanyang ina na magpaiwan sa Mindanao upang may mag-aalaga sa kanilang bahay at lupa na naipundar ng kanyang ama. Swerte naman na natanggap siyang crew ng isang fast food na malapit din sa kanyang eskwelahan at boarding house. Nasa pangalawang semester na siya nang magkaroon sila ng proyekto sa kanilang subject sa investigative reporting. Matapos nilang alaman kung sino ang kanilang makakapareha, ay nagpalabuntan sila ng pangalan ng lugar na pupuntahan at kasong iimbestigahan. Kaso ng pagkawala ng mga turista at sikat na reporter sa liblib na baryo ng Quezon ang napunta sa kanila ng kaparehan niyang si Oliver. Dala ang kanilang mga kailangan ay agad silang bumiyahe patungong Quezon. Hapon na nang makarating ang bus na sinakyan nila ni Oliver patungo sa probinsya. Isang tricycle driver ang napakiusapan nila na maghatid sa kanila sa liblib na baryong pakay nila. Sa isang malawak pa na cross na daan sila ipinaba ng tricycle driver. Doon umano ang babaan ng mga teroristang nagpupunta sa mga malapit na rito. Isa itong tila intersection papunta sa mga lugar na may magagandang tanawin na sakop ng mga baryo na nakapalibot rito. Ayon sa kanilang profesor ay dito sila dapat bumaba. Pagdating doon nila rito ay sila ang bahalang pumili ng lugar na pwede nilang unang manmanan para sa kanilang investigative report. Ngunit tila wala silang makitang tao gayong hindi naman ito masyadong liblib. Napilitan silang maglakad-lakad para may mapagtanungan. Nakakaramdam na sila ng pagod ng sa wakas. Makakita rin sila ng mga kabayan. Manong, saan po ba rito pwedeng makahanap ng matutuluyan? Agad na tanong ni Pepeng sa isang may edad na lalaki sa unang bahay ng Bukana. Ano ang pake nyo dito sa lugar na ito? May pagdudulang tanong ng lalaki. Sinabi nilang nais nilang pag-aralan ang mga kakaibang gubat at tanawin sa buhok na yon. Kailangan nila ito para sa proyekto nila sa eskwela. Ipinakita rin nila ang mga dala nilang kamera, notebook, compass at video recorder na gagamitin sa kanilang pagsasaliksik. Hindi na nila sinabi na roon na mag-iimbestiga sila sa kaso ng mga nawawalang reporter at ilang turista. Kabilin-bilinan ng profesor nila na walang dapat makaalam nito, lalo ang mga otoridad. Matapos silang muling pasadahan ng tingin, ay itinuro sila nito sa isang malaking bahay na Kastila na pagmamayari di umano ng isang pamilyang may kaya sa lugar na yon. Isang malaking bahay iyon na nasa loob ng isang malawak na bakuran. Napapalibutan nito ng mataas na pader at malalaking puno na nagbibigay ng nakakatakot na pakiramdam sa sino mang papasok na hindi taga ron. Ang gate nito na bagamat hindi man sira ay lumang-luma na. Masisigla naman at magaganda ang mga tanim, ngunit tila kulang sa alaga ang kabuuan ng bahay at bakuran. Nakaramdam kaagad si Pepeng ng kakaibang aura sa lugar. Bukas ang malaking gate, ngunit wala namang tao. Kaya nagtuloy ang dalawa sa loob at kumatok sa pintuan ng malaking bahay. Isang matandang lalaki ang sumungaw sa pinto. Agad sumilay ang tila nag-aayayang ngiti sa mga labi nito. May maipaglilingkod pa kami sa inyo? Tanong nito sa kanila. Magandang araw po. Narito po kasi kami. Kasi dito kami tinuro ng lalaki na pagtanungan namin kanina. Naghahanap po kami ng matutuluyan para sa tatlong araw. Paliwanag ni Pepeng. Hindi na ito nagtanong pa at agad sila nitong pinatuloy. Upo muna kayo at tatawagin ko ang senyora. Uwi ka nito sa kanila at iniwan sila sa sala. Pagkaalis ng katiwala ay agad kumala ang tingin ng dalawa sa kabuuan ng bahay. May 13 silid ito na parang pare-parehas ang laki at itsura. Maya-maya pa'y dumating ang may-ari. Isang babae may katandaan at nakasakay sa wheelchair na tulak ng isang bata na tila tagapag-alaga nito. Nais niyo raw manuluyan sa bahay na ito? Wika nito. Opo, sana aling ano? Sagot ni Pepeng. Nyora, guwada, iho, yan ang itawag niyo sa akin. Pagtapos nito sa sasabihin ng binatilyo, napatango na lamang ang dalawa
Bueno, walang problema sa akin. Dito kayo sa baba. Maaari kayong pumili ng kahit anong silid. Ani to sa kanila. Napili nila ang gitnang silid na kanang bahagi. Magpahinga na muna kayo at tatawagin na lamang kayo sa hapunan. Bili naman ang katiwala sa kanila. Pagkatapos ng hapunan ay nakatulog na sa pagod si Oliver. Siya naman ay nagpaalam na maglalakad-lakad sa gubat para sa kanilang proyekto sa eskwela. Dala ang mga gamit sa pagsasaliksik ay tinungko niya ang gubat sa gawing kanluran. Nataklasan niya na mayroon pala ritong maliit na sapa sa may parting baba. Doon lang medyo maliwanag sapagkat walang gaanong malalaking puno ron. Sa halip ay malalaking bato ang makikita, kaya nakatatagos ang sinag ng bilog na buwan sa bahaging iyon ng gubat. Subalit napamulagat si Piping nang makita ang isang babae na wala ni isang saplot sa katawan. Ngunit sa halip na sa tubig ng sapa ito magtampisaw, ay nasa ibabaw ito ng isang malaking bato at tila naliligo sa liwanag ng buwan. Hinahaplos pa nito ang mahubog na katawan na tila nasisiyahan sa ginagawa. Ngunit nagulat siya ng tila hindi lamang ito sa liwanag ng bilog na buwan naglulunoy, kundi sa masagana at pulang likido na rin. Mula sa isang sisidlang bangay dumadakot ito ng dugo at ipinapahid ito sa kanyang katawan. Maya-maya pa'y nakikita niyang unti-unti itong nagbabago ng anyo, naging isang halimaw na may tatlong buntot ng isang leon. Matutulis ang pangilat koko at pakpak na tila sa isang malaking paniki. Isang rey ng aswang ng kinari. Usal ni Piping sa sarili. Napatara si Piping. Nang magdatingan ng marami pang aswang at kinara, naaamoy siya ng mga ito. Lumalakas kasi ang pangamoy ng mga ito kapag nasa anyong aswang. Narinig niyang nagpakawala ng huni ang rey ng aswang. May pagpepiestahan na naman tayo. Sigaw ng isa sa mga alagad nito. Agad na nalapitan ng tatlong aswang si Piping. Tumutulo pa ang laway ng mga ito sa pananabik at pinalibutan siya. Nakakaramdam ng takot ang binatilyo. Nararamdaman niyang gumagalaw ang medalyon at ang kanyang suot na kwintas. Kaya't ganoon na lamang ang gulat ng binatilyo nang bigla na lamang mag-apoy ang kaniyang kamay. Maang nanapatingin siya sa mga palad matapos nitong tukupin ng mga kinara na sumalakay sa kanya. Napahinto naman ang iba't itong mga kasama, maging ang reyna ng mga ito'y nakita rin. Ang galing! Mabuti! Mas lalakas ang ating kapangyarihan kapag natikman natin ang isang yan. Dagundong natinig ng reyna ng kinari. Nahindik si Piping nang lalong dumami ang mga kakaibang nilalang na pumalibot sa kanya. Isa sa mga aswang ang gumamit ng kakaibang bilis. Nakalapit ito sa kanya at tinangkang ibaw ng kuko sa kanyang likod. Ngunit hindi nasiraan ang loob ang binatilyo. Umira lang lakas niyang tapang. Ginamit niyang natutunan niya sa ama sa pakikipaglaban ng pisikalan. Umikot siya para patinawakan ng ulo ng nabiglang aswang. Habang hawak niya ito, ay naglabas ng nakakasilo na liwanag ang kanyang medalyon. Sumabog ang ulo ng hawak niyang aswang at tumilapo naman sa lakas ng enerhiya galing sa medalyon ang iba pang lumalapit sa kanya. Nagulat pa ang aswang sa kanyang lakas. Napagtanto ng mga itong hindi talaga siya ordinaryong kalaban. Isa uling aswang ang sumugod at nais sumagpang sa kanyang ulo. Binigwasan niya ito at sinundan ng isang sipa. Sumadsad ito sa malayo. Bawat tamaan ng kanyang kamay tumitilapon. Ngunit sa dami nito ay hindi basta namamatay. Hindi niya kakayaning mag-isa. Isa pa, hindi siya gaanong kabisado sa taglay na kapangyarihan ng suot niyang medalyon, kaya't napilitan siyang tumakbo. Napasuot siya sa isang kawayanan. Pansamantala siyang hindi malalapitan doon ng mga ito. Ngunit ganoon na lamang ang sindak niya nang may dumating na 13 pang aswang. Ngunit hindi ito tulad ng mga nauna. Liban sa matutulis na kuko at pangil, ay nasa anyong tao pa ang mga ito. Kaya't nakilala niyang 5 sa mga ito.
Señora Guada, ang dalawang kasama nito sa bahay at ang lalaking na pagtanungan nila at ang isa pa ay si Oliver. Lubayan niyo siya! Utos ng isa sa mga bagong dating, ito yung batang may tulak ng wheelchair ni Señora Guada, ngunit hindi natinag ang mga kinara, lalo ang kanilang reyna. Dinaklot nito ng kanyang mga buntot ang dibdib ng bata, ngunit mabilis na nakailag ang bata kaya dumaplis ang pag-atake nito. Namilog ang mga mata ni Peping nang biglang magpalit ng anyuwang bata. Naging isang halimaw ito na sinlaki lamang ng kaharap niyang kinara. Kasunod nitong nagpalit ng anyo ang iba pa nitong mga kasama. May naganyong leon, tigre, dambuhalang taong paniki. Señora Guada at Oliver ay naging isang dambuhalang pusang gubat. Mga pakialambero! Tungayo ng rey ng kinari. Kayo ang pakialambero. Nakakalimot kayong teritoryo na namin ito at amin ang batang yan. Sigaw na tugon naman ng taong paniki. Nanggagalaiting humudyat ng pagsalakay ang rey ng kinari na agad na sinunod ng mga alagad nito. Dumamba ito papunta sa kinaroroonan nila. Agad siyang pinrotektahan ng pusang gubat na Señora Guada. Naganap sa loob ng kakahuyang iyon ang labanan na tila ubusan ng lahi. Malalakas at mababangis ang mga aswang na unglo. Ngunit sa dami ng mga kinari at kinara ay tila magagapi rin ang mga ito. Parang kung kapangyarihan sa kapangyarihan ay hindi mananaig ang mga unlo. Sa gitna ng nakikitang panghihina ng mga kakampi niyang unglo ay naalala ni Piping ang kwento noon ni Baba Sheikh Murad Ahmed tungkol sa kainaan ng mga kinari. Sinubukan niyang usali ng orasyon na itinuro ng espirito ng punong buhay sa kanya para magpagalo ng bagay sa pamamagitan ng isip. Nagulat pa ang mga aswang ng isa-isang nagkaroon ng tuli sa mga naroong kawayan. Nagmistulang sibat ang mga ito. Isa-isa yung nagkiikasan at bumaon sa mga katawan ng mga kalaban nilang kinara. Ito ang tanging armas na maaaring makapas lang ng tuluyan sa mga ito. Bago magbukang liwayway ay tuluyan nilang nalipol ang mga aswang. Alam kong hindi ka pangkaraniwang tao. Una pa lamang na pagkikita natin, ramdam ko kagad ang lakas ng taglay ng kapangyarihan ng iyong medalyon. Uwi ka ni Señora Guada na ngayon ay nasaan nyo ng isang magandang babae. Ipagpaumanhin yung hindi kaagad kami nakakilos pagkat mahina ang kapangyarihan naming mga unlo kapag hindi pa bilog ang buwan. Duktong pa nito, ang mga unlo ay mga aswang na shapeshifter ngunit may dugong engkanto. Kaya nilang mabuhay nang hindi kumakain ng tao. Sumisipsip lamang sila ng dugo ng mga taong na ililigaw nila sa gubat ngunit hindi nila ito pinapaslang. Ito'y para lamang manatili silang buhay. Ayon sa mga undo, ang kanilang baro'y hindi pangkaraniwan. Pagkat lumilito lamang ito tuwing 300 taon sa pagbubukas ng kanilang portal. Hindi sila lumalabas ng kanilang teritoryo. Nagulo lamang ang kanilang mundo nang dumating ang mga kinara at pumaslang ng mga tao. Nanganib tuloy na matuklasan ng mga tao ang lugar nila. Sunod-sunod kasi na umano'y ang pagdating ng mga investigador na naghahanap sa grupo ng reporter. Nag-aalala ang mga ito na baka may makapasok sa kanila. Pagkat ngayon ay 300 taon na muli at panahon na ng pagbubukas ng portal. Hindi naman nila kayang supilin ng mga kinara sapagkat hindi pa bilog ang buwan nitong mga nakaraang araw. Isa pa'y mas marami ang mga ito at hindi nila kakayanin kung walang ibang makakatulong sa kanila. Pero paano nalaman ni Professor Winifred ang tungkol dito? Nagugulo ang ani ni Peping. Isa kasi siyang mangkukulam na may dugong unlo, iho. Siya ang nagsabi sa amin ang tungkol sa suot mong medalyon. Naniniwala siyang ikaw ang binatang tinutukoy ng kanyang orakulo na makakatulong sa amin na puksain ang mga kinara. Nakangiti namang saad ni Señora Guada. Ang propesor din umanuang gumawa ng paraan para makarating siya sa kanilang pok sa tulong na rin ni Oliver. Si Oliver lang daw kasi ang may kakayahang makalabas sa kanilang baryo tuwing nagbubukas ang portal.
dahil isa itong dugong bugaw. Nasaan na po ang nawawalang reporter at mga kasamahan niya? Naitanong na lamang ni Piping. Huwag kang mag-alala, iho. Nagawa naming itago sila sa isang lugar na tago, sa mga kinara. Marahil ngayon ay nakita na sila ng mga naghahanap sa kanila dahil wala na ang aswang na nais bumiktima sa kanila. Kung ganun, ay salamat po sa tulong nyo, Nyora Guada. Ani Piping, kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Nailigtas mo ang lihim na aming lugar. Mananatili itong tago sa mga mata ng tao. Ngunit kayo po ang gumawa ng paraan upang hindi makita ng mga tao ang mga bangkay ng kinari. Obligasyon namin yon. Sabat naman ni Oliver. Sige na, iho. At magsasara na ang portal hanggang sa susunod na 300 taon sa muling pagbubukas ng aming portal. Daboy ninyo Raguada sa binatilyo. Wala mang binanggit si Piping na naging lakad nila ni Oliver at kung bakit hindi na ito pumasok uli sa klase, ay batid niyang alam naman ni Professor Winifred ang dahilan. Ngunit napangiti ng malapad ang binatilyo nang ibigay na sa kanila ang kanilang mga class card para sa semester na yon. Naghuhumiyaw na uno ang kanyang mga grado sa lahat ng subjects niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.